Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Huling linggo na dapat ngayon ang ECQ o ng Enhanced Community Quarantine na umiiral sa Luzon. Ang tanong ngayon, tatapusin na ba ang lockdown o pahahabain pa? Magbibigay ng rekomendasyon ng Interagency Task Force pero si Pangulong Duterte ang magdedesisyon tungkol dyan. Marami pa raw dapat timbangin pero panawagan po ng gobyerno, sana raw suportahan anuman ang magiging desisyon ng Pangulo. Nakatutok si Joseph Morong. Kung titingnan ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitala ng DOH, mas mababa ito sa pinakamataas na naabot itong March 31 kung saan may mahigit 500 kaso. Noong April 3, may 385 na bagong kaso, kinabukasan April 4, 76 lamang ang naitala. Kahapon, 152 ang bagong kaso. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga numero? Kailan masasabing nakamit na ang flattening of the curve na gusto makita ng gobyerno para malift na ang lockdown? Batay sa kasalukuyang numero, sabi ni DOH Undersecretary Rosario Vergere, masyado para umaaga para sabihin. Yun pong pasok na mga numero ngayon sa atin ay hindi pa ho indikasyon para makapagsabi tayo kung talagang bumababa ang mga kaso o ito ay tumataas. Inaantay pa rin ho natin na mag-stabilize po at maging appropriate na talaga ang numero ng testing centers at testing kits para makita po natin talaga ang actual numbers na kailangan natin makita. Kailangan lang po natin magantay ng kaunti pang panahon. April 12 o Easter Sunday ang inanunsyong pagtatanggal o paglilift ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Sabi ni IATF spokesperson at Secretary to the Cabinet Carlo Nograles, bukod sa datos ng COVID infection, ilan sa mga tinitimbang ng pamahalaan ay ang kapasidad ng ating healthcare system, pagkakaroon ng sapat na quarantine isolation at treatment facilities, kapasidad na magsagawa ng contact tracing, availability ng mga PPE para sa mga frontliners at dami ng mga testing centers at kakayanang mag-test. Titimbangin din ang mga social, economic at security factors. Magre-rekomenda ang National Task Force sa Interagency Task Force at ito naman ang titingnan ng Pangulo kung aaprubahan niya o hindi. Di ko po masabi ngayon kung kailan i-announce ang desisyon tungkol sa ECQ. Pero makakasiguro po kayo na sa desisyong ito, papakinggan po natin ng IATF at ni Pangulong Duterte ang lahat ng mga eksperto bago makarating sa napaka-importanting desisyon na ito. Meron tayong meeting mamaya. I don't think ma-decide mamaya. Siguro sa next meeting siguro sometime mga Wednesday or Friday pa. Kasi every other day kami nagmi-meeting eh. Yeah, I believe that before weekend, meron na lang desisyon na yan, may desisyon ng presidente. Sabi ni Secretary Nograles, maraming binabalansi sa pagdedesisyon kung ililift o hindi ang enhanced community quarantine. May panawagan siya sa publiko. Pakiusap ko lamang po, anuman ang magiging desisyon ng IATF, anuman ang magiging final desisyon ni Pangulong Duterte, suportahan po natin. Suportahan natin dahil hindi naman ito gawa-gawa lamang o kinuha lang namin sa kung saan-saan. Ito po ay dala ng masinsinang pag-aaral ng lahat ng mga eksperto na nariyan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Nakatanggap na ng tulong pinansyal ang ilang pamilya sa Tondo, Maynila. Pero merong mga nagtataka dahil wala sila sa listahan, gayong nagsumite naman daw sila ng pangalan. Nakatutok ng live si Chino Gaston. Chino? Atom, nasimulan ng ipamahagi ang 8,000 pisong ayuda mula sa Social Amelioration Program ng pamahalaan sa mga taga-Tondo, Maynila. Pero gaya ng inaasahan, merong mga hindi natuwa, lalong-lalo na yung mga hindi nabigyan ng tulong. Pwede lang po kami. Gusto po namin ibahagi sa inyo. Sir, kayo po yung head of the family. Sir, pakitanggap po ito. Ito po yung Social Amelioration Program mula po sa national government. Isa-isang pinuntahan ng mga taga-DSWD sa kanilang mga bahay ang mga pinakaunang benepisyaryo ng Social Amelioration Program o SAP sa Barangay 50 sa Tondo, Maynila. Hanggang 8,000 piso ang matatanggap ng pinakamahihirap na mga pamilya, senior citizen, single parent at PWD. Dalawang beses itong matatanggap, ngayong buwan at sa Mayo. At dahil malaking halaga ng pera ang dala,
todo bantay ang mga tauhan ng pulis at sundalo ng Joint Task Force NCR sa mga social worker para masunod ang safety protocol laban sa COVID-19. May mga mask, gloves at face shield ng mga social worker habang pinapasok ang dikit-dikit na mga bahay at magigipot na eskinita sa lugar. Malaking bagay po kasi wala pong nakakapaghanap buhay. Wala akong pinagkukuha ng pang-araw-araw na gastos. Yan, laking bagay po nitong binigay ng PSWD na 8,000 na to. Bakas ang tuwa sa mga nakakatanggap ng biyaya. Malaking tulong daw ito sa panahong walang ginikita ang mga padre de pamilya. Pero hindi lahat sa barangay natuwa. Gaya ng grupo ng driver na ito na hindi nakatanggap ng tulong kahit sabay-sabay naman daw sila nagsumite ng pangalan sa kanilang asosasyong FEDUDAP. Ang pera naman kuya eh. Oo, bakit? Nakalista naman kami. Ah, nakalista kayo? Oo. So ano sabi? Ano sabi daw? Wala naman din umapaliwanag eh. Hindi rin kayo nakatanggap? Wala pa rin na. Hindi yun ba tinanong kanin? Eh yung nga, sa amin sa presidente namin sa Marayta eh. Pero relax lang, sabi ng DSWD, dahil may listahan naman talagang pinagbabatayan kung sino ang dapat mabigyan. Galing daw ang listahan sa Department of Finance at mula rin sa lokal na pamahalaan. Kung hindi ngayon, baka sa susunod na araw ka naman, mabibigyan ng tulong. Huwag pong mabahala yung wala sa listahan dahil kukunin po namin, it will be validated the soonest possible time para sila naman po ang mabigyan on the next tranche. Sa Manila, nakapag-submit na yung mga barangay na list, remember? Yun din ang basihan namin doon sa food boxes. So, nasa DSWD na po yung list na yun. Naglaan ang DSWD ng 1.4 billion pesos na SAP para sa lungsod ng Manila na ipamamahagi sa loob ng 2 buwan. Atom, kahit 2 buwang mamamahagi ng financial assistance ng mga taga-DSWD, hindi raw nangangahulugan na 2 buwan din tatagal itong enhanced community quarantine. No? Ang desisyon daw nito ay nasa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero anuman daw mangyari, magtiwala na kakayanin ng gobyerno ang tungkulin nito sakaling palawigin pa ang community lockdown. Atom. Maraming salamat, Chino Gaston. Hindi raw mabibigyan ng DSWD ng tulong pinansyal ang lahat ng nasa listahan na isinumite ng lokal na pamahalaan ng Marikina. Kaya ang mayor ng lungsod, hahanap na lang daw ng paraan para mabigyan lahat. Nakatutok si Maki Pulido. Kung dati, kahit papano'y nairaraos ni Joseph ang pang-araw-araw ng pamilya sa pagtitinda ng buko sa kalsada, mula nang mag-lockdown, halos wala na siyang kinikita. Kaya umaasa siya sa sinabing tulong na ibibigay ng gobyerno. Importante po sa amin yun. Kasi maibibili po namin ang mga pagkain yun. Kahit alam pong sabon, bigas, ulam. Sa social amelioration program, dapat makakatanggap ng financial assistance ang mga nagtratrabaho sa informal sector tulad ni Joseph na sidewalk vendor, mga mahihirap na pamilya, mga homeless, mahirap na senior citizen na walang pensyon at driver ng pampublikong sasakyan. Noong nakaraang linggo pa, isinumite ng Marikina ang kanilang listahan sa DSWD na nasa 135,000 individuals. Pero sinabihan daw sila ng DSWD na wala pa sa kalahati nito ang mabibigyan ng tulong. Kung sino-sino ang mga ito, DSWD ang pipili. Ang inaasahan natin tulad ng sinabi ay lahat. Kaya pati ang mga tao, ang mga nasa komunidad, umaasa na lahat. Pati ang mga nasa lokal na pamahalaan ay ganito ang inaasahan. Ngunit nung lumabas yung final allocation, nakita namin na mayroong quota na naka-allocate. Kung ganito raw, hahanap ng paraan ng LGU para punan ang mga kulang. Gumawa na rin ng paraan ng Marikina LGU para di na kailangang magpunta ng ospital para kumonsulta sa doktor, makaka-chat o video conference na mga doktor tulad ni Dr. Christopher Guevara. Kung ano yung naramdaman niya, yun sabihin. Pero ito naman kasi, ma'am, no, hindi naman to purely for COVID lang naman yan. No? So, for any type of ailments, yung kanilang complaint, kung anong gusto nilang pa-check up. Sa computer o laptop, i-type sa browser ang pilipinastele.vc.me/u/marikina. Sa iPhone at Android, i-download ang VC Messenger app sa App Store. Ang iba, nag-aalala o natatakot dahil maring sintomas ng
COVID-19. Hindi naman sila makapunta o makalabas ng bahay at kung lalabas, malaki ang posibilidad na kung COVID positive ay makakahawa pa sila sa ibang tao. Kaya minabuti natin magkaroon ng ganitong online medical consultation. Pero nasa kalahati ng mga taga Marikina, walang internet. Kaya balak ng LGU na magbigay ng ganitong access sa barangay hall o health center. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Sa Cavite, ipinatigil muna ang pamimigay ng social amelioration cards. Umaalma kasi ang ilang residente dahil hindi lahat nabibigyan nito. Ayon naman kay Governor John Vic Remulla, kaunti lamang talaga ang nakarating na form sa kanila. Apila rin ni Remulla, sana makatanggap din ng ayuda ang mga middle class na pamilya. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Atom, ilang araw na ron nagpapaliwanag ang mga local officials dito sa Cavite na hindi sila ang nagtatakda ng mga kondisyon sa pamimigay ng COVID assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program. Sila raw kasi ang sumasalo sa init ng ulo ng mga residenteng hindi kwalipikadong makatanggap ng ayuda na ito. Kaya naman panawagan at hiling ni Cavite Governor John Vic Remulla sa Pangulo, sana raw ay dagdagan ang mga maaari pang makatanggap ng ayuda na ito. Aminado ang provincial government ng Cavite na nagkakaproblema sila sa implementasyon ng Social Amelioration Program ng DSWD. Ito nga ang nakapaskil sa opisina ng MSWD ng Tanza, Cavite. Wala pa raw silang natatanggap na abiso mula sa national government tungkol sa programa. Ay magulo eh. Naghihintay pa kami ng clarification galing sa DSWD kung ano talaga. Kasi ang akala ng lahat makakukuha. Ang binigay sa barangay, less than 50% per area. So, yung mga kapitan namin, minumura ng mga tao dahil akala nila na sinaswapang ng kapitan at kamag-anak lang ang binibigyan. Pero sa totoo nun, ang binigay na forms ay kukunti lang at yung qualifications ng DSWD ay sinabi kung sino lang ang pwede makukuha pa kada barangay. Nagsimula na raw ang mga barangay officials sa pagbabahay-bahay para mamahagi ng forms at mangalap ng impormasyon. Pero itinigil na muna raw ito dahil marami raw ang umaalmang mga residente. Sinulatan ni Remulla ang Pangulo para iapila na bigyan din ng ayuda maging ang mga nasa middle class. Yung mga nararamdaman nyo po ay pinahiyag ko na sa ating Pangulo kung pwedeng palitan dahil alam ko po na yung mga naiiwan sa listahan ay lalong nahihirapan. Hindi lang porke puro sa the poor ang dapat tulungan, dapat lahat. Wala hong exempted sa COVID, lahat po nahihirapan. Ang magandang balita ayon kay Remulla, malapit na raw maging opisyal na COVID testing laboratory ang De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Dasmariñas, Cavite. 20,000 test kits daw ang capacity nito. Nasa huling stage na raw ito ng assessment ng Department of Health. Ine-evaluate ngayon ng ating composite team at maglalabas kami mamayang hapon ng aming sagot sa kanila kung ano pa yung mga kailangan. No? Pero minor na lang ito mga to. Inaasahan daw na sa linggong ito, makakakuha ng accreditation ng De La Salle MHSI. Kung sakali, maaari na silang magsimula sa testing sa Biyernes. Prioridad daw ang mga PUIs o patients under investigation. May mga 950 ang PUI, so in 3 days tapos namin lahat ng PUI sa Cavite. And alam nila ang results within 24 hours. So after madedetain sila ng 24 hours, yung mga positive, meron na kami holding area. Yung mga negative, pwede nang umuwi sa bahay. Sa ngayon, may nakatakda na raw schedule ng testing ang bawat syudad at munisipalidad sa Cavite. Ngayong linggo, susunduin ang mga PUI na naka-home quarantine. Dadalhin sa mga itinalagang quarantine facility ng bawat bayan at doon kukunan ng swab samples. Bubuksan din ang COVID testing lab para sa mga residente ng buong Region 4A o Calabar Zone. I-deploy na rin namin yung mga tao namin sa other sa Calabar Zone at lahat ng PUI ng Batangas, Rizal, Quezon at Laguna ay itetest namin within 1 week patatapos namin ang buong Calabar Zone. Pero paglilinaw ng pamunuan ng DLS-MHSI, sila lang ang susuri ng samples. Hindi sila tatanggap ng mga pasyenteng magpapatest. We want to emphasize that the testing that we're going to do here, we will only receive specimens from the authorized health officers. The public cannot come here and request to be tested. That request must be done through their city or municipal health officers. Bukod sa paghahanda sa kanilang laboratory, kinukumpleto na rin nila ang training ng medical workers na tatao at magmamando rito.
Atom kaugnay pa rin sa Social Amelioration Program, sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng DSWD, pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Samantala, ayon sa latest tally dito sa buong probinsya ng Cavite, 77 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19, 20 o 20 ang pumanaw na, habang 935 ang itinuturing na patients under investigation o PUI. Sinabi rin ni Governor Remulla na huwag magulat ang mga Caviteño kung biglang tataas ang COVID positive cases sa susunod na linggo kapag nagsimula ang testing sa kanilang bagong COVID laboratory. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Darlene Kai. Naiiyak na po ang ilang taga-Pasig sa kahihintay sa pangakong tulong sa ilalim ng Social Amelioration Program ng gobyerno. Maging ang Pasig LGU na may problema dahil nabawasan pa ang bilang ng inaprubahang beneficiary. Nakatutok live si Maris Umali. Maris? Vicky, habang tumatagal na kasailalim tayo sa lockdown at hindi makapagtrabaho ang karamihan, lalong umaasa sa pinansyal na ayuda ang marami sa ating mga kababayan. Pero dito sa Pasig, nagtataka at nagtatanong na ang mga residente kung bakit ang pangakong Social Amelioration Program ng pamahalaan hindi pa rin nila makuha-kuha. At maya, may mga pumupunta at nagtatanong dito sa bahay Aruga kung saan matatagpuan ang opisina ng City Social Welfare and Development ng Pasig. Anais nila malaman nasaan na ang form na kailangan nilang punan para makatanggap ng pangakong Social Amelioration Program ng pamahalaan. Ang problema, wala raw silang makuhang malinaw na sagot mula sa ahensya. Nakasarado ang tanggapan at tanging gwardiya lang ang kanilang nakakausap. Sana mabilisan naman po kasi hirap talaga, walang pambili. Pambili ulam, pambili ng gatas, diaper. So nagtanong kami kasi sa barangay, ang sabi kasi po ng mga kagawad, wala raw pa sa kanila. Kung po pwede, sabi niya, magpunta rin kayo sa DSWD. Ang sabi naman po ng gwardiya, pag nandito na raw yung form, ipuporward na raw po sa barangay. Sana wag na sana magturuan. Ang 64 anyos na si Nanay Violeta Manipol, naiyak na sa desperasyon matapos di pa rin makuha ang ayuda para sa asawang senior citizen na, PWD pa. Ako'y hirap na hirap na pag 4 years na po siyang ganun. Pangalawa ngayon, mas lalo kong mas mahirap na. Ito po yun, hindi po ako nagiging promise. Ako'y pwede nga lang susuko na ako, pero hindi ko kaya sa kuhaan na rin. Naawa-awa po ako sa kanyang mga. Kaya ano po pakiusap niya? Pakiusap ko lang po. Kasi simula po na nung COVID-19, hindi po kami nabibigyan ng rasyon. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang Pasig City Social Welfare and Development Office, pero di sila nagbigay ng pahayag. Paliwanag naman ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Marami silang binabago ng guidelines na very short, yung time na to prepare, talagang mahihirapan kami. No? Sila po kasi magbibigay sa amin eh, dahil nga, yung mga nabalitaan natin na may mga nag-fill up na ng form, hindi po yun ang totoo, fake po yun ng mga forms. Kasi binibigay sa amin ng DSWD yung form na may unique na barcode siya. Namomroblema rin daw ang Pasig City Government dahil nabawasan din daw ang mga beneficiary. Target daw sanang mabigyan ng Pasig City Government ay 216,000 na pamilya para maisama ang mga senior citizen, PWD, solo parent, PUV drivers at homeless. Pero ang inaprubahan lang daw ng Department of Finance ay 93,000 na pamilya lang. 8,000 pesos ang kabuo ang maibibigay kada buwan sa loob ng 2 buwan sa mga beneficiary. Paano namin sila i-accommodate lahat? Antay-antay lang po kayo. So dahil inaayos din talaga ng final guidelines ng DSWD. Kahit papano naman ay nakakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng 4Ps. Sila kasi ay nauna nang nakatanggap ng ayudang 6,600 pesos mula sa gobyerno. Binabudget po kasi hindi namin alam kung hanggang kailan pa yung COVID. Vicky, pasado alas 6 ngayong gabi ay binigyang pugay ng Bureau of Fire Protection, pati na rin ng mga fire volunteers ng Pasig, ang mga kapwa nila frontliner, yung mga medical health workers nitong Pasig City General Hospital.
Sila po ay nagpatunog ng kanilang mga sirena at bumusina ang mga motorista at pinalakpakan nila yung mga medical frontliners na ito na patuloy na nag-aalaga. Walang takot na nag-aalaga sa mga may sakit at ito ay sa kabila ng panganib sa kanilang sariling buhay at pa rin sa kanilang mga kaanak. At kanina, Vicky, ay dinisinfect din sila gamit ng mga drone na disinfectants ng Pasig City. Samantala, COVID update naman po tayo dito sa lungsod ng Pasig. Umabot na po sa 136 ang bilang ng mga pasyente na positibo sa COVID-19. 20 ang nasawi na po, pero 25 naman ang nakarecover na. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Mga kawani ng PNP Health Service at AFP Medical Corps ang magpapatakbo sa mga quarantine facility na inaasahang matatapos na po ngayong weekend. Ang Ninoy Aquino Stadium naman, inaasahang tatanggap na po ng mga COVID-19 patient simula Miyerkules. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Vicky, pasilidad nga para sa higit 1,000 katao na posibleng magkaroon ng COVID-19 ang inihahanda ng pamahalaan hanggang sa pagtatapos ng Holy Week. At inaasahan nga, Vicky, na sa araw ng Miyerkules ay pwede nang tumanggap ng pasyente ang unang pasilidad na natapos. Ito ang Ninoy Aquino Stadium dito sa lungsod ng Maynila. Kompleto sa basic amenities ang pasilidad na ito sa Ninoy Aquino Stadium na nasa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. May hospital bed, side table, upuan at ilaw ang bawat pwesto ng pasyente. Nasa 112 ang bed capacity at target magamit na ngayong Miyerkules. Ang kalapit na Rizal Memorial Coliseum may 100 bed capacity naman. Inaasahan ding matatapos sa darating na Lunes. Tinatapos pa rin ang PICC Forum, may kapasidad para sa 294 na pasyente. Tatauhan ito ng PNP Health Service. Dito sa PICC Forum ay may color coding yung lugar ng mga pasyente, gayon din itong kanilang nurse station. Sa ganitong paraan daw ay madaling malalaman kung sino-sino mga pasyente ang kanilang tinututukan. Pinakamalaki ang World Trade Center, 502 ang bed capacity, inaasahang matatapos sa weekend. Bukod sa ayuda ng gobyerno, malaking bahagi sa paggawa ng mga pasilidad para sa COVID-19, ang mga donasyon ng mga negosyante at iba't ibang individual. Libre raw ang pagkain at wifi free ang lahat ng pasilidad. Nakita natin, handang-handa na tayo. And then nandito na yung more or less 1,000 na beds na na-prepare ng DOH at saka ng BCDA at saka ng DPWH. Ito, nakita natin, sama-sama na tayo. Para kanino nga ba ang mga inihahandang pasilidad? Itong mga facilities na ito sa ngayon para sa atin mga positive COVID patients who are asymptomatic or mild ang sintomas. Pero pwede pa rin magbago ito dahil tinitingnan natin yung demand. Kung ang demand mas malaki sa panig ng PUIs, ibig sabihin hindi sila positive, there are only probable cases, titingnan po natin. Maliban sa mga pasilidad sa Metro Manila, ihahanda rin ang Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. At ang 100 bed capacity sa Government Center sa New Clark City at ASEAN Convention Center sa Clark Field. Sa weekend din inaasahang matatapos ito. Hopefully in the next week, we'll be able to build another 1,000 by next week. So tuloy-tuloy lang tayo sa pag-build. Karamihan sa mga pasilidad patatakbuhin ng AFP Medical Corps, pero may agam-agam ang kalihim ng National Defense. Yun na nga ang isang binigay na na hinaing ng ating AFP Medical Corps. Baka raw sila kapusin o magkulang ang doktor nila. Titignan natin. We will start the itong mga facilities na ito na mag-function. Vicky, sakali man daw na hindi kayanin ng AFP Medical Corps, gayon din ng PNP Health Service, ay handa naman daw tumulong ang DOH upang mapatakbo ng maayos ang mga ginawang pasilidad para sa COVID-19. Yan ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa gitna ng pagresponde sa mga kaso ng COVID-19, mahigit 100 medical worker at staff ng East Avenue Medical Center ang doon na sa ospital natutulog. Ang panawagan nila para sa maayos na tulugan at iba pang pangangailangan, tinugunan po ng GMA Kapuso Foundation. Mga bayani bang maituturing ang mga health workers sa gitna ng COVID-19 pandemic
Marami raw ang nakakaranas ng diskriminasyon, kaya karamihan hindi na raw nakakauwi ng bahay. Kagaya ng isang health worker sa Sultan Kudarat na sinabuyan ng bleach sa mukha. Sa East Avenue Medical Center, mas piniling manatili ng ilang empleyado kaysa umuwi ng bahay para makaiwas sa diskriminasyon at para rin sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Sa halos isang buwan, may 100 ang natutulog ng mga doktor, nurses, paramedical at administrative group na kabilang na dito ang mga janitor sa loob ng ospital. Mga karton at pinagpatong-patong na upuan na lang ang kanilang tinutulugan. Kamakailan, nanawagan ng OIC at Medical Center Chief ng East Avenue Medical Center na si Dr. Alfonso Nunez. Ngayon ay nangangailangan kami ng mga folding beds o yung tinatawag na bonbon beds na para magamit din nila. Ito ngayon yung pinagsisikapan namin ma-procure para rin maging komportable yung stay nila dito sa amin. Sa panawagang ito, agad namang tumugon ang GMA Kapuso Foundation. Gagawa kami ng paraan dahil ang East Avenue Medical Center ay talagang isa sa mga ospital na talagang tinutulungan namin. Sa pangatlong pagkakataon, hatid natin ang tulong sa East Avenue Medical Center. Kanina, katuwang ang Joint Task Force NCR, hatid natin ang 130 brand new na folding beds, 130 na kumot, 200 na piraso ng washable na PPE, 200 piraso ng germicidal na sabon at 744 na piraso ng 1.5 liter na tubig sa mga bayaning health worker ng East Avenue Medical Center. Nagpapasalamat kami ng lubusan sa GMA Kapuso Foundation at ang mga donors nito at nawa ay sila ay lalong palawigin ang kanilang mga ginagawa. Salamat po sa lahat ng health workers. Saludo po kami sa inyong pagmamalasakit at pagmamahal sa inyong tungkulin. Sa lahat po ng nagpaabot ng kanilang tulong, maraming salamat po. Nananawagan pa rin ang GMA Kapuso Foundation sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong. Maaari kayo makapag-donate. Bisitahin lamang ang gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. Maaari rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng pagbili ng GMA Kapuso Foundation voucher sa Shopee. Buksan ang inyong Shopee application at i-click ang Shopee Bayanihan. Maraming salamat din po sa nagpaabot ng tulong sa Operation Bayanihan labanan ang COVID-19. SGV Foundation Incorporated at Ateneo Management Engineering Batch 1993. Kulang din daw ang pondo para sa pinansyal na tulong na inilaan sa Quezon City. Apela nila dagdagan ito o di kaya'y payagan silang hatiin ng cash assistance para mas maraming pamilya ang mabigyan. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. At mas pinigting ng QCPD ang disinfection at sanitation measures sa Station 10 sa Kamuning. Yan ay matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang isa nilang pulis. Samantala, problemado naman ang City Social Services Department dahil kulang na kulang ang pondong binigay ng pamahalaan para nga sa Social Amelioration Program sa dami ng nangangailangan sa lungsod. Positibo sa COVID-19 ng isang pulis ng Station 10 ng QCPD. Noong isang linggo, sumama raw ang pakiramdam ng pulis pero hindi naman daw nagpakita ng mga karaniwang sintomas. Nitong weekend, lumabas ang resulta ng kanyang COVID test. Inadvisan nga siya na home quarantine eh. Pero hindi naman tayo papayag din na home quarantine. Baka kung anong mayari. So may facility naman na binigay si Mayor. So doon natin din na. Ika-quarantine rin sa Hope Facility ang mga nakasalamuhan ng pulis na magpapakita ng sintomas. Kanina, nag-disinfect na sa Station 10 ang QCDRRMO at BFP. Wala naman daw epekto sa trabaho ng stasyon ang pagpositibo ng isang pulis nito. Samantala, isang lalaking OFW mula Area 2 ng UP Campus ang dead on arrival sa UP Health Service kahapon na madaling araw. Bago pumanaw, nakaranas raw ito ng lagnat at diarrhea. Dahil sa travel history at sintomas, itinuturing siya ngayon na PUI kahit hindi na na-test para sa COVID-19. Pina-home quarantine na ang lahat ng kanyang naging close contacts.
Na-cremate rin ang kanyang labi kahapon. Paalala ng UP Diliman Community, makipag-ugnayan agad sa UP Health Service o sa Barangay Health Emergency Response Team kung nakararanas ng sintomas. Mag-iisang buwan na ang enhanced community quarantine sa Luzon, pero marami pa rin ang walang pakialam sa social distancing at home quarantine. Bukod sa pagroronda, gumagamit na rin ng social media ang Task Force Disiplina para hulihin ang mga pasaway. Sa social media, nabuko ang inuman ng magkakapitbahay na ito, pati ang pagsasabong ng manok ng lalaking ito. Lahat sila pinaghuli at pinag-community service sa pagwawalis ng kalsada. Ang nakakalungkot dito, yung sinasabi, wala pa raw yung relief goods, wala na silang pambili, pero nakikita mo na ipag-inuman. Pag naulit pa sila, kulong na. Problemado naman ang City Social Services and Development Department sa pondo para sa Social Amelioration Program ng pamahalaan. Sapat lang daw kasi para sa 377,000 na pamilya ang pondong bigay ng pamahalaan. Pero higit daw dito ang nangangailangan sa lungsod. Kaya naman, apela nila sa national government, dagdagan ng pondo o payagan silang hatiin ito para mas marami ang makinabang. Magagalit po yung ibang hindi mahahagip. Maraming pamilya pong nangangailangan ang makakakuha ng benefit at 8,000 pesos lamang po. Atom, isinasaayos naman ng Quezon City LGU ang Kalingang QC. Ito yung financial assistance program ng lungsod kung saan makakatanggap ng 2,000 pesos ang mga jeepney, tricycle, pedicab drivers, pati na mga market vendors, solo parents at PWDs na nawala ng kabuhayan ngayong umiiral nga ang enhanced community quarantine. Atom. Maraming salamat sa Lima Refran. Mahigit 19,000 ng tao ang na-test para sa COVID-19 ayon po yan sa DOH. 83% sa kanila, negatibo ang resulta. Napakahalaga po ng malawakang testing para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang Nimbus machine ng Manila Health Tech sa Marikina. Dito magaganap ang produksyon ng hanggang 8,000 COVID-19 test kits kada araw matapos mabigyan ng certification for commercial use ang kanilang Gen Amplified Detection Kit para sa COVID-19. Gawa ito ng mga siyentipiko mula sa UP National Institute of Health at kaisa-isang gawang Pinoy sa 30 test kit para sa COVID-19 na aprobado ng FDA. Paunang 26,000 kits ang kanilang ipapamahagi sa mga sub-national laboratory sa buong bansa tulad ng Southern Philippines Medical Center sa Davao, Vicente Soto Memorial Hospital sa Cebu at Baguio General Hospital. 1,320 ang presyo ng kada test. Polymerase chain reaction o PCR-based ito. Ibig sabihin, mismong virus ang makikita sa test base sa mga swab sample sa mga COVID patient. May sintomas man o wala. Nasa 95% daw ang accuracy rating nito. Pero hindi ito basta-basta ibebenta sa mga grupo individual at hindi lahat ng ospital o laboratorio ay pwedeng gumamit nito. Ito ay isang komplikadong laboratory procedure na kailangan ng hindi nga lang siya simpleng laboratory, kailangan natin yung biosafety level 2A na laboratory, which means may biosafety cabinet, tapos kailangan natin to ng PCR machine. So ito, kailangan din ang gagawa nito ng mga medtech ay trained. 50 sample na sabay-sabay ang pwedeng gawin sa isang PCR machine na tumatagal ng 2 oras ang pagproseso. Ang resulta, makukuha matapos ang 48 oras. Malaking tulong ang mga test kit na ito sa layunin ng pamahalaan ng massive o malawakan testing para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Sa 4th linggo ng enhanced community quarantine as of April 4, 23,678 ang naisagawang test sa 19,585 na katao. Ang testing pa naman ang tanging paraan para matukoy kung nananalo ba tayo sa laban kontra COVID-19. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naka-lockdown na ang buong probinsya ng Rizal. Bagamat naghigpit na sa mga checkpoint papasok ng probinsya, tiniyak naman ng mga otoridad na makakagamit ng express lane ang mga health worker at yung mga nagde-deliver ng pagkain. Nakatutok si Emil Sumangil. Alas 8 ng umaga, sinimulang ipatupad ang total lockdown. Kung hindi ka taga Rizal, bawal ka nang pumasok at sa checkpoint pa lang, haharangin ka na ng mga pulis at sundalo. Humaba ang pila ng mga motorista dahil inuusisa ng husto ang bawat sasakyan.
Pinapayagan pa rin namang makapasok ang mga kawani ng PNP at AFP, mga health workers kasama na ang mga nagdi-deliver ng pagkain at essential goods. May express lane para sa kanila pero lahat daraan sa disinfection chamber kung saan binobomba ng kemikal ang mga sasakyan. Isip natin po, ito ay upang maproteksyon na ng ating anggong lalawigan, ng ating mamamayan mula sa posibleng pagpasok ng mga carriers ng COVID-19. No? Nakita po naman natin ang trend, the number of cases in our country. Umabot na sa 23 ang namamatay dahil sa COVID-19 sa Rizal Province. 132 naman ang tinamaan na ng sakit. Sa Taytay, nagpapasaklolo naman ang nasa 200 stranded na manggagawang ito na nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Juan. Mula nang matigil daw ang kanilang trabaho nang ipatupad ang enhanced community quarantine, 2 beses pa lang silang nabibigyan ng ayuda ng kanilang employer. Yung pagkain namin, tsaka yung suporta namin, tsaka yung isang bagay pa sir na yung sasahod namin na dapat makuha namin nung nakaraan pa, hindi na nabigay hanggang sa ngayon. Kaya lahat kami taga-probinsya, wala ho kaming may padala sa pamilya namin dahil hindi, wala kaming trabaho dito. Kung pwede lang, sana kung mayroong pamasahe kami. Pero kung wala kami pamasahe, hindi kami kawisami. Yung pagkain ng mga tao, importante po yun. Kaya pumunta sila sa bahay, hindi po ako nagdalawang isip na kahit hindi ko po sakop sila, pinuntahan ko po yung ating butihing mayor, nagbibigay naman po kaagad. Kinuna namin ng pahayag ang construction company pero hindi kami hinarap ng kanilang safety engineer. Samantala, kakasuhan naman daw ng pamunuan ng Barangay Muzon sa Taytay, Rizal ang mga taong nagtulak sa ilang mga tao para mag-rally sa barangay hall nitong nakalipas na mga linggo. Ayon kay Chairman Frank Buboy Santos, nakapagbigay na rin sila ng karagdagang tulong sa ilang pang mga taga-roon pero may grupo raw talagang ginugulo ang kanilang relief packs distribution. Kami mga tao po sa likod nito dahil natukoy po namin yung mga namumuno po sa kanilang ginagawang pagrarally. Ito po yung mga nasa politika ng kabilang partido. Sana naman po ay huwag naman po gamitin ang pagkakataon ito para po sa politika. No? Sabi ko nga po, yung mga gusto mong politika, pag-artista na lang po kayo. Huwag po ngayong gatong oras ng kalabidad. Muling narawagan, ang Rizal Provincial Government may sapat na pera at pagkain para sa mga kababayan nating apektado ng total lockdown. Napunan po namin yung kahit paano yung kakulangan ng supply ng NFA. Kumuha po kami ng mga commercial rice. At meron pa po kami hanggang ngayon yung pending na 50,000 sack of rice. Inihahanda na rin natin no, na ipagkalooban ng ating mga mamamayan. No? Paunang tulong po, financial, na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Emil Sumangil, Nakatutok 24 Oras. Sabik nang magbalik trabaho ang ilang doktor na tinamaan ng COVID-19 pero lumalakas na sa ngayon. Hinihintay na lamang nilang makumpirmang negatibo na sila para makatulong sa mga kasamang nagsakripisyo para mapagaling sila. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kabila umuno ng matindi niyang pag-iingat at mahigpit na pagsunod sa mga protocol sa pagtugon sa mga COVID-19 patients, nahawa pa rin ang frontliner ng St. Luke's Medical Center na si Dr. Jose Antonio Bautista, si patient PH253, 32 taong gulang, isang adult cardiology fellow sa St. Luke's Global City. Una raw nakaranas si Doc Bautista ng lagnat, chills at muscle pain habang nag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID. Pero nagnegatibo ang COVID test niya habang naka-quarantine siya. Dok, anong ibig sabihin nito? Hindi ganun ka-reliable ang mga test? Base kasi sa pagsusuri, may mga nagsasabi na pwedeng one technical error or pwede technical error. Pangalawa, pwedeng hindi pa ganun kataas yung viral load sufficient enough para ma-detect siya ng PCR or ng testing kit. Gayunman, patuloy daw siya nag-isolate sa kanyang pamilya, kaibigan at katrabaho bilang pag-iingat. Lungkot na lungkot daw siya habang inaalagaan at pinapakain ang sarili. Hindi raw bumuti ang lagay niya. Lalo pa raw siyang nanghina kaya kinumbinsi ng mga kapwa-doktor na magpa-confine na. Doon na rin daw siya nawala ng ganang kumain. Mas tumindi ang ubo, tumaas lalo ang lagnat at nahirapan ang huminga. Doon din daw niya nakita kung gaano ang hirap na pinagdadaanan ng mga kapwa niya doktor, mga nurse, na halos sagari na ang pagod para sa pasyente. Nagpa-test siyang muli at March 20, lumabas ang resultang positive siya sa COVID test. Ang mga binigay daw na antibiotic sa kanya halos di gumagana.
Mensahe at sulat mula sa mga pamilya at kaibigan ang nagpalakas sa kanya. Hanggang sa bigyan siya ng ertapenem, isa raw high-level antibiotic, at dalawang tinawag niyang miracle pill ng COVID-19, ang hydroxychloroquine at azithromycin, nakabilang sa 6 na investigational drugs na nagpakita na magandang potensyal laban sa COVID-19, pero mga eksperto na rin ang nagsasabing kailangan pa ng mas mahabang pag-aaral dito. Namawis daw siya at mula noon, unti-unting lumakas. Hinihintay daw niya ngayon ang resulta ng mga COVID test bago makalaya sa sakit para raw makabalik sa mga pasyente bilang frontliner. Nag-usap na kami ng aming department na pagkatapos nito, pag once makalabas na ako, pati yung mga ibang kasama ko din dito na naapektuhan din ng ganitong sakit, eh babalik talaga kami sa ospital at yun nga, gagawin pa rin kami ng pasyente. Sinubok rin ng COVID-19 ang katataga ni Dr. Armin Lee Supnet, 31 taong gulang at isang surgical resident sa UST Hospital. Na-intubate pa si Doc Armin dahil sa hirap na siyang huminga. Ito po ang pinakamahirap na experience na aking dinanas kasi from being a physician na ako nag-aalaga sa pasyente, nahantong ako sa sitwasyon na wala akong magawa. Ultimong sarili ko po, hindi ko po malinisan sarili kong dumi, hindi ko malinisan. Nag-umpisa raw sa simpleng ubo, lagnat ang naramdaman niya. May panahon na akala niya pagaling na siya, pero biglang nahirapan daw huminga habang nasa ospital. Nakita rin daw niya ang hirap ng mga tulad niyang frontliner. May pamilya rin po sila na nag-aalala para sa nila. Pero dahil sa sinumpa nilang tungkulin para gawin ng tama at iligtas ang bawat pasyente. Nagre-recover na ngayon si Doc Armin. Ngayong ang second COVID test niya ay nagnegatibo na. Pahalagahan natin ang ating mga frontliners. Sinasakripisyo nilang buhay nila para sa atin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Nangangamba ang ilang nakatira malapit sa Philippine Arena sa Bulacan nang mabalita ang gagawin itong quarantine facility para sa mga may COVID-19. Nakatutok si Jonathan Andal. Hinarangan na ng plastic ni Nanay Josephine ang harapan ng kanyang bahay sa Barangay Duhat, Bocaue, Bulacan. Proteksyon raw nila ito matapos mabalitaan na gagawing mega quarantine facility ang Philippine Arena na sakop ng kanilang barangay. Kahit mainit, nagtitiis kami ng init sa loob, magpaglagay lang ng pangproteksyon. Kung pwede nga lang po, sana wag na lang dito. May kailangan ako sa labas, hindi ko na rin bibilhin dahil natatakot ako eh. Ang kapitbahay niyang si Marites, maglalagay na rin daw ng harang na plastic sa harap ng bahay. Nakakatakot po eh, baka yung hangin po eh, pupunta dito eh. Sabi po nila, may kasama daw po sa hangin. Sabi nila, di siyempre, maninigurado na tayo, mahirap na. Hindi naman airborne yan eh. Droplet ang method ng transmission. Kaya... At malayo. At malayo talaga. Huwag po tayong makinig sa mga mali-maling balita dahil po nakakaawa, dahil nagpapanik ang iba dahil po sa fear of the unknown. Yung hindi nila alam kung ano. Nandiyan naman po ang ating mga nurses and midwives at yung ating ilang doktor na bumababa po sa barangay upang bigyan sila ng kaalaman sa ngayon. Kung tutuusin, daang metro ang layo ng mismong Philippine Arena sa mga bahay sa Barangay Duhat. Pero may gate ito papasok, nakatabi ng mga kabahayan na binubuksan daw tuwing may malalaking event sa arena, gaya noong SEA Games. Pakiusap ng mga residente, huwag na raw sana itong buksan oras na gawing quarantine facility ang arena. Kasi syempre, di mo maiwasan yung mga gwardiya, galing din dun. Tapos lalabas, may gwardiya pa naman taga doon nakatira. Pwede naman po nating mapakiusapan dahil po marami na po ngayong access going to Philippine Arena. Ito naman pong Philippine Arena sa ngayon ay may access na directly na sa ating NLEX. Sa Barangay Santo Tomas, sa bayan naman ng Santa Maria na nasa likod ng Philippine Arena, nagbarikada na. Malapit lang kasi ito sa isa sa mga pangunahing lagusan papasok sa compound ng arena. Oras daw na magdala na ng mga POI sa arena, wala na silang padadaanin papasok sa kanilang barangay. Ang ilang residente, tatanggapin na lang daw ang desisyon ng gobyerno. Kasi kung matatakot kami, lalo lang kami maninervyos niyan. Ano na lang, kumbaga kalma lang. Kasi siyempre, di naman sa amin yung arena eh. Sila pa rin masusunod dyan. Yun lang, maging aware kami at mag-ingat kami. Ayon kay Bukawi Mayor Johnny Villanueva, pabor ang LGU na gawing mega quarantine facility ang Philippine Arena.
Pero sa ngayon, wala pa raw nakikipag-usap sa kanila tungkol dito. As early as now, kung yan po ang plano, then ilatag po sana ano po ang responsibilidad ng local government, ano po ang responsibilidad ng provincial government, ano po ang national government, so that we can all be part sa lahat po ng inisyatibong ito. Hindi po tayo po pwedeng lumusong na lang basta sa isang bagay na walang tamang pagpaplano at hindi alam sino ang totoong may accountability. Jonathan Andal, Nakatutok 24 Oras. Miss Jenny Jasmine Curtis-Smith, ang kanyang pamilyang nasa Australia, pasyente na mga kapuso. Ayun na ang aking anak. Kaya nga work from home tayo, di ba? Ayun ang aking anak na umiiyak. Ito na nga, Miss Jenny Jasmine Curtis-Smith, ang kanyang pamilyang nasa Australia, lalo na ang kanyang pamangking si Dahlia Emily. Kaya to drive the blues away, online workout kasama ang co-star sa kapuso adaptation ng Descendants of the Sun, ang kanyang pinagkakaabalahan. Makichika kay Nelson Carlos. Bukod sa namimiss ang kanyang pamilya, ang labis na iniindang lungkot ngayon ni Jasmine Curtis ay mula sa kanyang pagkamiss sa kanyang one-month-old niece na si Dahlia Emily. Magkakasama daw ang kanyang ina at ang kapatid na si Anne sa Melbourne, Australia at dun na namalagi bago pa pumutok ang pandemic na COVID-19 worldwide. Dapat daw ay aalis siya para bisitahin ang kanyang pamilya doon ngayong Holy Week pero malabo na ito dahil sa lockdown. Sumakto pa na right after niyang ipanganak, doon nagkaroon ng ganito. So, medyo malungkot kasi sila lahat magkakasama doon. They get to see Dahlia growing up. Ako dito, through virtual ko lang siya na mapapansin siguro for the next few months. Pero okay lang kasi at least safe. Para aliwin ang sarili ngayong naka-enhanced community quarantine tayo, mga gawaing bahay at pag-workout kasama ang kanyang co-stars sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun ang pinagkakaabalahan ni Jasmine. Ayon kay Jasmine, tila nagko-contest daw ang boys sa mga workout nila online. Nagpapabilisan sila ng sinong makakaunang 10 na reps na ko. Para ako, okay, 5 lang, finish na ko. Kaya na, tapos na kasi I'm a girl and I have different strengths. Isa raw si John Lucas, aka Harry Potter, sa mga masigasig na mag-workout. Pinag-iisipan niyo ba 'to? Like before kayo mag-online, eh nagmi-meeting muna ba kayo? Yes po, meron po kaming meeting lagi before namin gawin yung mga bagay po na pinapost namin. Yung isa po siyang content na amit team po namin, pinapangunahan po lagi ni Big Boss, ni Ding Dong Dantes. So yun po, bago man kami mag-live, alam na po namin yung gagawin ng bawat isa. At para daw gawing mas simple ang workout routines, nagpo-post daw si John ng mga Zumba steps sa kanyang Facebook page. Paraan daw niya ito para maka-inspire to keep our hearts in top shape ngayong naka-ECQ tayo. Kaya gumawa po kami ng ganun para gumalaw-galaw naman tayo. Saka naisip namin medyo catchy naman yung kanta at kayang-kaya po nilang sabayan lahat. Kahit ano pong edad, kayang-kaya po sumabay dun sa sayaw. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang aking chika ngayong Monday night, week 4 ng ating enhanced community quarantine. Kamusta naman kayo mga kapuso? Kaya pa? Kaya natin to! Ako pa rin si Ian Lian reporting live na live mula sa aking bahay. Ma'am Jess, Miss Vicky, Adam. Thank you, Iya. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako si Jessica Soho. Ako po si Ato Maraulio. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, 70 taon ng walang kinikilingan na walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.